Alright. I'm back. Sabi mo, counter flow na po. Alright guys, may gabi ninyong tanan. Good evening sa lahat. Alright. Nag-video ko karon kay gusto na kong suwayan ang kana kaya kalabahan din eh. Mato na tako skillet niya na may nagsiga. Munawasa ko mato skillet. Dayon. All right. Nagpalit ko J-Hawk karon. J-Hawk para sa GoPro. Chest mount. Sana na naka butang sa akong chest karon. Kaning J-Hawk ay flexible siya enough nga pwede mahangad ang GoPro. Kana. So, oh, distingan karon unsa iyang performance. Kung okay ra ba sa inyo ang view, dili na ba siya duko kayo? Kay bisag ako guys, magtanaw ko sa video. Magkadugay ako, sige raman igdok ko. Di mo kita sa daan. Bating kayo. So ipangita yung guys, i-search na ako sa online na sa Lazada niya. Tapos si Shopee. Grabe kayo kung search ato. Naay ka ng Gikan o Luzon. Nasay ka ng Gikan China. I-ship pa. So tanatana ako murag madugay magini oh. Kung ako ning ordiron ana. So mo tong timing kayo ato ko Ayala last weekend or kahapon Sunday. Adi ni ato bayo ko Sabado. Kato na ko sa Baddo. Medyo gabi inasag ko niya dito. Okay. Gikan pa ko na saag sa Pardo. Nami gibisita dito nga Melty shop. And then pagkato na ko dito na siyong ato ko sa Henry's camera. Wala sa colors. Kung asa na ibaligya ang GoPro's colors, wala sad. So pag adun ako sa maze, ang maze sirado na. I mean, dili na pasod lang tao, pero open lang yapon ang glass. Nya timing kayo ang GoPro accessories nga na dito kay kuan kanang makita ra lajong gi display sus kay na may manikin nagitaod sa chest mount nya. Napajoy ka ng camera housing. So pagtanaw na ko sa kuan unsa iyang gitaoran para sa chest mount padong sa slider. Sus J-Hawk man. Arawakan ni. Maayo ni. Dili lang ko morder online. Kaya morgi apon. Dagdag 100. Palit na kuan ni J-Hawk.
150 man ata. Yeah. Yan na yung mga J-Hawk na nasa Lazada, Shopee, Taguan, 999, 120, mas lesser, lagi pero ang shipping mga sobra, 60, 80, 100, ana. Ara na lang ko sa Maze, sa Ayala, third floor. Timing kayo. Pat ko dito. Nya. Ni palit pa yung extender just in case di mo work ni J-Hawk. So hopefully ni work na siya. Makita na gid andan. And at least nasa bitan tanan tanan pa. Murag ako good. Well, mag-edit ko sa video, makabantay ko. Dukuha gid eh. Boring kayo. Di makita ng padulungan ako. Daan na. Ah, okay ba? So motong ako dahil yung kipalit. Ya, ako dahil yung itistingan pagkagabi. Yan na. Gapon. Like nakastil lang ang bisikleta. Nakastil lang. Ya. Di ba nabana lang ako? Akong girecord. Ya. Pagkakita na ko nga, uy, hangad naman din siya. Hangad-hangad na gamay. I think arang-arang na eh. Okay na footage ani. So muna ni karon. This is it. Hopefully ma-okay na gid ang kuan. Ang footage. Alright. Yeah. Aside from that, while nagunahuna sa ko sa J-Hawk, nagsigip ko search sa mga solutions. Minana, antod nga naabot ko sa camera 360. Naman din mga action cam mga 360. Pinakasikat o pinakapopular karon kay Insta 360. Ito, Insta 360 One XR or XR X1. Ana. Ya, ang iyang kakompetensya is GoPro Max. Na. Ako sana siyang gi-search, nagtanaw-tanaw sa kong mga reviews. And then I found out at first kung i-compare ang Insta 360 o kanang GoPro Max, kanang kung unsa ilang gi-advertise, kung unsa ina sa mga reviews, kanang mga common kay nga mga reviews nila, makita nimo nga layo kayo og layo kay biya ang kuan kana Insta 360 kaysa Max. Yeah. Dako kay glabaw sa Insta 360. Number 1 is kanang ang pinaka number 1 gid niya kay para na ko ah, pinaka number 1 kay ang inigtuslob demo sa tubig. Kana muna siya pinaka number 1 nga nganong biya kay si GoPro Max ug si Insta 360 kay si Insta 360. Kung ituslob siya sa tubig, magamit siya og housing. So, inigtuslob mo sa tubig, underwater nga footage, tinaw kayo siya. Oo, tinaw kayo siya. Murag yapog normal ang iyang environment kay di man mabasay ang lens. Ang sa Max, wala siya housing pa available. At the same time, kung ituslob niya sa tubig, mo blur. Medyo blur ang footage. Kay by default, wajud siya naka-design nga pang underwater. But waterproof siya. Wala siya naka-design nga mag-shoot ka underwater. Muna yung pinaka number one nga issue na ako nakita nga murag big deal ba. Niya ang ikaduha,
Ikaduha is mas daghan og features. Mas daghan og features si kuan. Si mas daghan og features si si Insta 360 compared kay GoPro. Daghan kayto siya kanang mga features o kanang mga klase-klase nga output imong makuha. Daghan kayo. Ana. Anyang so syempre sa isa ka footage nimo. Sa isa ka footage nimo nya daghan kay kag klase-klase makuha. Ato jud kas mas daghan nimo makuha, di ba? I mean, dil wala ko kasago sa mga features. Basta nato yung mga kana sa to? Time warp or time lapse, hyper lapse. Kung unsa pa to mga similar na makuha ni mo niya. O to yung mga advantage ni kuan. Kana Insta 360. Nya murag I think kato mo yung mga nakalabaw ni Insta 360 compared ni GoPro Max based ako ang pag review sa akong nakita karon. Pag abot ni Max GoPro Max nga ako ang nakita na sad niya. Pag-compare ni GoPro Max o ni Insta 360 sa base si Resto. Pag-compare ni GoPro Max o ni Insta 360 about video quality, dito na ko nakita dayon ang ilang difference. Mas mo prefer ko sa video quality ni GoPro Max. Kay ang sa ko na observe dito like mga more siya ang iyang pagka-render na daan sa video kay mas tinaw yun kayo siya. Mas klaro gyud. Ang ikaduha pa gyud nga point nga naglabaw ni Max kay inig-shoot nimo og hapon na kayo or gabi eh. Mas makakita si GoPro Max og mga objects compared ni Insta 360. Mas ngit-ngit si Insta 360 kana moy ako ang na-observe based sa katong mga video nga ako ang gi kanang gitan-aw. Mas makaklaro siya o ngit-ngit maybe tungod tingali na sa kanang I'm not sure sa ilahang sensor size o sa ilahang aperture but F2 man si GoPro Max so mo tong mas makakita si GoPro Max o gabi eh. mas klaro siya compared ni Insta 360 ana 2 points na and then ang pinakalabaw sa tanan kay ang iyahang kana microphone. Ang iyahang microphone. Ang nakanindot sa microphone ni kana GoPro Max compared ni Insta 360. Gusto kay pick up. Same yun sila pick up magmura sa GoPro 7 o GoPro 8. Grabe kay ka sensitive ang pick up. Na sa kani karon bisag ibutang pa nako ang GoPro Max tingali sa handlebar klaro pa tingali gihapon kayo akong voice ana mas din ako yung kaya kong voice niya
medyo layo ra kayo sa Insta360 labi na og isaka nimo ang 360 camera na mas malayo nimo. Di na ka madungog kay murag duha ra man tingali ang microphone or tulo sa Insta360. Pero sa kuan GoPro Max unum tanan side yang covered ana, and then if mo render ka dito nga part sa video, katusad nga sound ang iyang ihatag sa imuha inig mag kuan na ka mag export so tanan, so kutob sa footage niya, like iyang angle dito, dito nga sound ang iyang ihatag sa imuha inig mag export ka. Kung sa babaw ka nagtanaw, kung sa babaw nimo siya kuha ng clip kay kuan sad kanang ang sa babaw sad nga microphone ang iyang or nga sound nga na-record ang ihatag. Muna nakanindot. Motoy ikatulong na point ni GoPro Max. Ang ikaapat nga point gyud nako is medyo na impluwensyahan siya sa experience. It's more of the durability. Yeah. So ako ang experience before, like if nakita ninyo ng footage pagpangadto na mo sa kamotes, kana tanan gishot na siya sa HJ Cam 6 Legend katong time. Muna iyang quality HJ 6 way back 2017 niya. Moto ang kung ihumol mo tubig. Nay camera housing. Niya medyo na siya yung mga ginagmay nga hassle gamiton. Niya pero mo work man gyapon until nga wa gito matagak yad, wa gito siya matagak. You serious? Ever since saktong paggamit na extra battery duha, investing ko battery ato until such time nga igo lang ko kipaabot og 6 months and 3 days di na siya muandar. Naguba for unknown reason. I mean naguba siya nga wala ko kibaw or naguba siya nga sure ko nga dili ako ang nakaguba, like kanang natagak or na misuse pusdak or nabasa ala-ala ni sudden guba lang yun siya, di na siya mandar, different batteries yan ang ulam kog laing battery sa kanang kuan kasi katong gidaan ako na siya sa Macy's patistingan ako, like ingnon ako nga paliton ako ng battery ha basta makapaandar na aning SD cam, pag test nila wa mo mandar, so ako ang unit ang guba. So niya ang iyahang pag yung kuan ato warranty 6 months. Unya igo lang naka abot og 6 months og 3 days wa napal. Kona. Kanang lapas na sa warranty. Wala, bye-bye. SG Legend. Motoy pinakasikat sa una. Way back 2016, 2017, sikat kaya na siya.
Pero nakita na ko nga magbati man durability aning SJ cam. Igo lang ta paggamiton, palapason lang sa 6 months ya, guba na dayon. Ana. And then natoy amiga sa kumpares, na siya GoPro. GoPro Hero 4. Na siya GoPro Hero 4. Nadukay na kasi ya, like 4 years na siya, ha? 5 years. Dito ko na amaze. Dito ko na amaze. Hala, ligo na din yung GoPro, no? Abot magina nakatuig. May butang pa nila sa helmet. Kapila pa kuno na nataga. Ana niya maglubog na sa tubig, maghousing noon kasi sa waterproof. Pero wala gina. Kanang i-housing pero ana ba? Kana bitaw sa saktong gamit. Dili ta dayon maguba. Nya ka to. SJ Legend pila man to. Palit na ko ato murag 7,000 tingay kapin. Ito nga time 7,000 niya 6 months lang. Kung magsige siya, kung inana ihang pattern 6 months, every 6 months maguba niya like 7,000 tulo ka 6 months. Kapalit ako GoPro nga brand niya. Ito nga time ana. Unya, mas makaabot pag yun lapas 18 months. Like, maabot yun 4 or 5 years. Yung under lang yapon. Ala. Inanakalig ko ng GoPro. Karon ka ng Insta. Murag baguhay pa man sa sila ni Sulod. Dili ko sure. Saan na siya kaligon ng Insta 360? Kaya di pa mo siya proven God. I mean, para na ako, personal mo, itong personal na observation o ganang teore. So, pa siya ma-proven ba? So, mo itong basin si Insta360 para na ako, basin maparehas na saan niya ako ni GoPro, ani SJ Cam. Nakatong tayo mabaguhay pa sa sila. Like, di pa gito siya ingon nga pag-uhay lang. Okay. Nakaabot na ba doon 6 legend? Nakaabot na ba siya og 6 SJ 6 legend. So 6 na ka-version ang nilabay. So mga tao-tao na 5 years, 6 years na sila pagpalit na kuwana company, diba? Pero ang ilang performance not sure. Not sure kung ganahan pa ba ko. Kaysa katuloy yung experience dali rin kinagubaha 6 months lang o 3 days guba na, babay na, wala good, there's no coming back. Literally siya kaguba niya, wadyo ko takayag chance nga makakita, makapreview pa ko, wala na ginagin siya manda. Even i-charge pa na ko siya, di ginagin siya manda. Tanaw na ko mga connections niya na by short kaya wala mo nakita siya. For sure, na dyan na hinahitabo sa ilawang. Pero dili ko sure kung kanang ako ba'y hinungdan. Ang nagamit na hinungdan. Nagkalit mo siya kanina. Moto nag-think na yun ko nga, there's no coming back na. Dilin ako sa Instagram. Marin ako GoPro. Muna na rin ito. Ikuha dahin ko. Oh. Nikuha na dahin ko og
ka ng GoPro Hero 7. And then Hero, kaning nag-record ka ron 2 years na siya, Hero 7. 2 years na siya nako. Karon yung adlaw, 2 years na siya. Gahay kayo, no? Yeah, okay lang yapon kayo yung footage. Ana. So mo take pinaka last na reason why mas ni prefer ko ni ano kana GoPro Max compared ni Insta360. Mas ni pabor ko sa GoPro Max tungod na itong mga criteria observations mo itong pagka-design ako nga muna to siya. Plano na ta nga palita o GoPro Max phone. GoPro Max. Pero problema sa GoPro Max, medyo sakit-sakit siya, presyo. Mas mahal siya compared sa Insta360. Like tanawan ako sa US, muna to siya $470 ang $170 ang Insta $470 ang Insta360. Niya ang GoPro kay mga $489 or $490, which is equivalent to mga almost 25,000. Onya, dito para sa US na presyo. Igabot respin nas 29,000 na din siya. Piti. GG. Muna yung naka-kuan, kaya na tawag ni naka-hold na ko nga mo palit. And then naka-start ko think ana last week pa, so mohulat sa kog another week to think about it, like 14 days na pabdo na ko 14 days to see if kilang lanon bagin ako siya.
Pero nakapredict ko na kinanglanan gyud ako siya kay ang GoPro Max makakita na siya sa bisag-asa nga angle na unsa sad ako makit-an. Mo sa inyo ang makit-an based ako ang perspective ana kay pinangga man kayo ta mo ako mga nananaw sa YouTube videos, mga amigo na ko, mga subscribers, ato lang kuhaon po ana. Alright, until next time, see ya. Don't forget to subscribe guys, sa wala pa mga nakasubscribe, and hit the notification bell button para ma-notify mo kung na ako i-upload nga bagong video. Alright, thank you.